Ay, hindi po sir, hindi po pwede. Sa amin po ito, kami lang po allowed na mag-operate po dito. Pinag-usapan na po namin yan nung adagad eh. So, the last 2 days ago. So, hindi po pwede. Hey sir! Kung mag-inspection mo sir, dito mo sa gawas. Dito mo sir sa gawas po sir, mag-inspection naman dito sir. Yes. Tama mo yung table dito sir, pero yung tent dito sir. Dito sir, mamaliwag yung sir, usap sir. Eh same naman sir, mag inspection mo dito, inspection po may dito sir, di ba? Fair play na siya sir. Okay ba na siya sir, mga officers? Pero kami sa huwag binigibot yung dautang dito sir. Masamay ma-justify na itong answer na sir. Hindi mo po pwede, sir. Hindi mo po pupahin dali, sir. Ito ka, sir. Ito ka, lawyer, please. So, ito ho yung ganap ngayon, no? Gusto ko nila mag-take, maglagay ng anlang andito, ng, maglagay mo ng kapulisan to para inspection. Pwede sila, ano, papasok na kayo? Ayaw, yan, ito, pinto! Ano yan, ba't sumisigaw? Magpapasukin niya, ay! Teka, sir! Sir, huwag ka sisigaw, sir! Bawal yan! Bawal? Sir! Oo nga, sir, eh! May proseso dito! May proseso dito! Oh! Teka lang, sir! Huwag mo sisigawan yung mga tao dito, sir! Pulis ka, sir! Huwag mo sisigawan! Hintayin niyo abogado namin, sir! Hindi kami nanggugulo, sir. Kita mo, sinisigaw yung mga tao dito, sir. Sir, alam ko, nagpa-pressure po kayo, sir, sa demands. Alam po namin, sir. Alam po namin, sir, ang pressure from the out. Pero, sir, di sana, sir, magsigaw. Pinapahold pa natin yun. The pressure is so real. I know that. The pressure from the your general is so real, sir. Pero na-force kayo magpa-implement kahit unlawful. Like here, sir. Ayun po pag binumak, sir. Dito mo sa gawa, sir. Kung okay lang, sir, maghimo po mag-inyong scanner dito sa gawa. Pagdali lang, sir. Pwede man sila yan. Dili, sir. Please lang, sir. Dito mo, sir. Ang dali mo, babad, sir. Kung sa'yo naman, sir, mag-inyong. Dito lang mong record sa gawa, sir. Palihog, sir. For our safety, sir. Ayun sa BTM, sir. Kay mga tao, may dali, sir. Nag-usap lang tayo na hindi. Oh, yeah. Hindi kami nagsigaw, sir. Sir, hindi po kami nagsisigaw, sir. Presyo na, mga kapatid. Ito yan ang story niyan. Ano, okay lang yan. Naintindihan namin yun ang sinigawan niya yung tao. Naintindihan namin. Ganito kasi yung story, mga kapatid. Sobra na yung pressure sa kanila. Kasi yung taas, grabe na nag-demand. 8 days na po, wala pa sila nakuha. 8 days na po, so grabe yung pressure na intindihan namin yung mga nasa baba. Colonel, mga lieutenant colonel, lalo na yung mga foot soldiers natin dyan, rank and file. Grabe yung pressure sa na-feel po namin yan, sir. Kaya we will meet halfway. O naman po, garapaan lang, sir, napatay ba naman dito? Kukunin niyo po, sir. Sa amin po to, sir. Sir, explain ko po sila bakit po kami na dito, sir. Sir, may nakalusok po explosive. Kaya doon pa lang sa labas niyo. Kayo po nakakilala sa polis, bawal yan, may granada. Bawal yan, may TNT. Kayo na po doon explain, sir. Pangalawa po, sir, marami po dinamitan niyo po na polis. Polis. At dinay po yan ni Fajardo de la Reina, magaling na sinungaling spokesperson niyo, sir. Sa amin daw, sir, polis daw po yun, sir. Ay, pagod ang damo. Hindi po, sir, in-escortal po ni
Colonel Serrano, ginawa ko taga-hukay doon sa Lam James. Sir, marami kami video. So, with due respect talaga. Wala na sa level kasi namin yun. Oh, alam ko po, sir. Kaya pag-iusap namin, if you want to conduct mga inspection security purpose, doon po, may intent po kayo doon, sir. Huwag mo problema sa amin. So, mag-iusap lang talaga. Kami, sir, no, mahinarating kami. Ayaw naman ng gulo, sir. Please lang po. Pero, kung ang purpose natin, sir, ma-safety, dalawang security, maganda, sir. Screen doon, screen kami dito, sir. Yun lang po, sir. Salamat po, sir. Halfway lang tayo. Salamat po, salamat. Thank you, sir. Salamat po, sir. Thank you. Salamat yan. Sir, kinlose na namin yan, sir. Kasi, sir, kinicheck lang. Kasi, sir, binirin mo, sir, ng uniform, sir. Tapos hindi pala pulis, hinanapan namin ng ID. Para lang po ma-block lang namin, sir. Kasi pagi po didiretso, sir. Marami, may kapustin kasi, sir. Hindi pulis talaga, sir. Di ba, ano lang natin? Diba, announce na nag-usap sa SMN ID na? O, na naman may negotiation with the Colonel, SAP, balik ka natin ako. Barantan, and ano, KOJC Legal Council, na mapulis din po sila ilang posting sa gawas. Kaya nga. Kaya sa, ano na po, KOJC. Huwag lang yung producer ba kasi nakaka-intimidate ang presence yung 3,000 is not enough, sir. Pati ba naman nila, sir? Thank you. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat kayo. Salamat. O mga kabayan, yun yung sumigaw kanina dito. Hindi yung mga KOJC sinigawan, ano, yung kanyang tauhan. Alam mo, si Colonel Patay, yung sumigaw yun. Grabe ang pressure, bro. Mabalik grabe ang pressure sa kanila. Totoo yan, dyan, pag nakita sila kumupo, umayo kayo kasi nakamonitor tayo sa camera. May camera sila eh. Direkta po yun, yung sa command center nyo, Balacanang Atayan ko, si Abalo, pinapagalitan. So, naipindihan ang trabaho nila yan. Pero huwag naman po, garapalan na pati ba naman rice natin sa patan, hindi po yung pilip. Do your search there, inspection outside. Walang problema kayo, inspection ninyo. Pero dito sa amin po. Salamat. Actually, alam nyo mga kababayan natin, napakabait pa po ng mga taga-KOJC. Tama. Kasi kung papansin ninyo yung lugar, mas marami pa nga yung pulis na nakatambay kaysa doon sa mga taga-KOJC. Ayun, totoo yan. Ba? So, dapat talaga ako sana yung KOJC po, magdagdag po kayo ng tao dyan. Dahil una-una, subukan yung gawin yan sa airport. Ang daming goons na naandun sa entrance, di ba paaalisin? Mali yun eh. Kasi property na ho ito. This is private property. This is not property of the national or local government. So ibig sabihin, dapat yung mga nagpapa-ano dyan, eh dapat mga taga-KOJC. Eh bakit sila nang kukumpulan dyan na as if kanila yung scanner? Hindi ho sa inyo yung scanner, mga kapulisan. Lumayas po kayo dyan. Hindi kayo dapat naandyan. Kung may papasok naman kayo, malaya naman kayong papapasukin. Basta i-scan nyo lang yung inyong mga gamit. Pero yung tatambayan nyo yan, mali ho yan. Dapat po pinalalabas ho yung mga pulis na yan dyan sa lugar na yan. Kasi supposedly security yan. Alam nyo, ito nangyayari dito sa kernel na ito eh. Yan ang tinatawag na pataasa na lang ang ihi. Siguro dahil napahiya siya, porket kernel siya, akala niya. Masisindak niya. Oo, masisindak na eh. Buti na lang eh. Na si ano yung sumisigaw, di ba? Si Dan Chan? Si Brother Strabble rin, oh, diba? Si Brother Strabble yung sumigaw na huwag kayong ganyan, mga pulis kayo, huwag kayong manigaw. Buti na lang din talaga, may mga vloggers tayo, mga malalakas sa loob at matatapang dyan dahil ganyan din na nangyari kay Boss Dada kagabi, di ba? Mm-hmm. Kung yung sa SWAT. So buti talaga may mga ganyan. At ito si, ano, si Sir Carlo, di ba? Tama po ba ako, Sir Carlo si yan? Sir Carlo, yes, Carlo Katiil. Napaka, ano rin ho niya, napaka tapang and yet very calm. Alam mo yung matapang, pinaninindigan, pero kalmado. O hindi siya yung pikon. Kaya sana mga kapulisan natin, respeto. Ang gusto nga, sabi nga ni Sir Carlo, narinig ko eh, kung gusto ninyo, maglagay din kayo dyan sa labas ng scanner ninyong. Karapatan nyo yan, bago kami lumabas, di-scan nyo rin kami. Tama. Diba? Kasi wala naman tayong tinatago. Oh, kaya nga tayo merong ganyan eh, para malaman na wala tayong tinatago. Hindi tayo takot lumabas, pasok dyan dahil wala namang nagbibit-bit dyan ng kung ano-ano. So, bakit kayo natatakot na magpaskan? Bakit kailangan nyo pang manigaw? Bakit kailangan ninyo pang barikadahan yan ng mga pulis? May ipaplano ba kayong masama? Kasi kung wala naman kayong plano masama, malaya kayong nakakapag-serve ng warrant ninyo.
Sa katunayan, hindi na nga dapat dyan eh, labas-pasok dyan eh, pero pinapayagan pa kayo. So yung mga pulis natin dyan, medyo huwag naman kayong umabuso. Hindi porket pulis kayo at may baril kayo, matapang kayo. Hindi ho totoo yan. Tanggalin niyo yung mga baril ninyo, magsapangan na lang tayo kung gusto ninyo. No, pwede game ako dyan. Hindi, walang biro. Huwag natin daanin sa baril. Diba? Huwag natin daanin porket meron kayong mga estrella dyan sa mga balikad ninyo. Hindi ho ganyan ang mga taga kay OJC. At ang mga vloggers ng Banateros, hindi ho kami ganyan na takot porket meron kayong mga estrella dyan o kaya may baril kayo. Hindi po kami takot sa inyo. Doon lang kami sa tama. Yes, eto nga. Ilang naman po sa amin. Yes, Sir Banat no, and Sir Jay, uulitin ko lang po yung sinabi ni PRO 11 Police Major Catherine De La Rey. Yung pagpupumilit daw ng KOJC na idaan sa scanner ang lahat ng gamit ng PNP na ipinapasok sa KOJC ay magpapahirap daw sa pagtiyak ng security sa loob ng compound. Meaning po, ayaw talaga nilang idaan sa scanner ang mga ipinapasok nilang gamit. Sir Banat. Pwede tanggalin na rin nila scanner sa airport. Pagpapahirap din sa amin yun eh. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Pagpapahirap, pwede tanggalin yung lahat ng scanner sa airport. Bakit ba nandiyan ang mga scanner sa airport? Diba para sa safety nating lahat? Oh. So ibig sabihin, pangit din, mali din pala na may scanner sa airport. Kasi para din yun sa safety natin eh. Oh, diba? Ito para naman sa safety ng bawat isa. Para talaga magkaalaman kung may bombang nalaglag dyan, kanino ba galing yun? Oh. Kasi ganito eh, alam nyo kayo mga kapulisan, gumamit kayo ng utak, huwag kayong gumaya kay Tore. Gumamit kayo ng utak. Kung may scanner dyan, at may nakitang bomba dyan at ini-scan nyo naman lahat ng pinasok, o ibig sabihin, hindi galing sa inyo yung bomba. Tama, mali. Diba? Simple lang mga kapulisan. Pero kung walang scanner dyan at may nakita kayong bomba sa loob at sasabihin ninyo sa mga taga kay OJC yan, o diba, edi kawawa ang mga taga kay OJC. O, pero kung merong bomba dyan, tapos may scanner dyan, tapos lahat ng pumapasok ay ini-scan, o edi pwede nyo sabihin, oy, ini-scan nyo lahat ha. O itong bomba na to, hindi galing sa amin yan. Sa totoo lang, para sa inyo pa nga yung scanner eh. Diba? Para sa kanila pa yun. Para pabor pa sa kanila. Oo, pabor pa sa kanila yun. Para mapatunayan nyo na hindi talaga galing sa inyo kung ano man yung makukuha nyo sa loob. Unless, may plano kayo masama. Matakot na kayo sa scanner. O kaya, pagtakot kayo sa scanner, simple lang yun. Logic says, mayroon kayong planong ipasok dyan kung takot kayo sa scanner. Diba? Ganun lang naman kasimple ah. Wala nga, hinarangan nyo na nga eh. Yung mismong katedral, diba? Ang alam ko, sinubukan ni Jay, diba Jay? Sinubukan yung pumasok dyan sa katedral na hindi naman kayo pinapasok. Nasa sa inyo na yan, hinawakan nyo na kahit bawal, ginawa nyo. Hindi kayo pinipigilan. Ano sinasabi nyo, mahihirapan kayong pumasok? Diba? Yun lamang po, sana maintindihan nun itong mga kapulisan natin. Para po sa proteksyon ng bawat isa, yung scanner na yan. Ako sa talaga, hindi ako pabor doon sa mga pulis na nakabantay doon sa ano eh. Doon sa scanning area. Hindi ho tama yun eh. Dapat ang mga nandyan, sana mag-assign pa po tayo, mga taga kay OJC, mag-assign pa po tayo na maraming tao dyan sa loob. At sana maging salit-salitan din ng mga vlogger na magbantay dyan. Anyway, marami-rami naman na tayo. Magsalit-salitan tayo dyan. Bantay. Para talagang ma-video kasi wala na tayo makuhang tulong sa mainstream media. Wala na yan, hindi na ilalabas yan. Nakakapagtaka nga eh.